pitong nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Maraming nakakatakot na lugar sa mundo dahil sa mga kaluluwang hindi matahimik kaya't nananatili sila sa ating mundo. Ngayon, itatalakayin natin ang 10 nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Number 10, Hospital Ruins. Magsimula tayo sa isang abandonadong ospital na makikita sa Corregidor Island. Maraming nagkalat na pictures sa internet na kung titignan mo pa lang ay kikilabutan ka na. Ito raw ay pinamumugaran ng mga multo ng mga sundalo at ilang mga pasyente na sumakabilang buhay. Marami sa kanila ang nagstay sa ospital na ito at kalaunan ay namatay. Isa pa ay dito din daw ang naging quarters ng mga specially trained na sundalo noon. Number 9, ang Malinta Tunnel. Katulad ng hospital ruins, ang tunnel na ito ay located din sa Corregidor. Hindi tulad ng ibang tunnels, ang Malinta Tunnel ay nagbibigay ng hindi mapakali at mabigat na pakiramdam. Ang tunnel na ito ay nagsilbing daanan ng mga sundalong lumaban sa World War II, na maaari ang mga ito ay namatay at naggagala sa lugar. Pag nakapasok ka raw sa tunnel na ito o napadaan ka man lang, ay meron ka mga ingay na maririnig na hindi maipaliwanag at mapapansin mo din ang pagbago ng temperatura pagpasok mo ng tunnel. Number 8, Malacañang Palace. Ang Malacañang Palace ay ang opisyal na tirahan at pangunahing lugar ng ating Pangulo. Ayon sa mga tao rito, maraming multo ang pag-alagala sa nasabing palasyo. Mga multo na tulad ng mga dating Pangulo, dating mga presidential aides at attendants mula sa mga pre-Hispanic at Spanish eras. Pwede na rin ang isang itim na babae na sumisilip patungo sa Ilog Pasig mula sa isang bintana ng Mabini Hall. Ang Baguio Teachers Camp ay itinayo noong pang 1907 sa Baguio City. Ginamit ng Philippine Military Academy ang usali ito bago pa ang World War II, at noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, ginawa naman itong ospital. 111 taong gulang na ang usaling ito at ginagamit pa din sa mga convention, at ang mga cottage naman ay pinaupahan sa mga turista. Marami ang nagsasabi na may naririnig daw ang umiiyak sa mga cottage doon. Madidinig din daw ang mga yabag ng paa, at may mga nagsasabi din na may napapakitang white lady at parang walang ulo na lumalakad-lakad sa gusali. Number 6, ang Clark Air Base Hospital. Tinawag ang hospital na ito na pinakanakakatakot na lugar sa buong mundo ayon sa National Geographic. Dahil sa madugong kasaysayan ng Clark Air Base, hindi maiwasan na galaan din ang Clark Air Base Hospital ng mga multo sa loob at paligid ng hospital. Noong functioning pa daw ang Clark Air Base Hospital noon, maraming nakikita ang mga empleyado ng mga multong lumulutang, sugatang sundalo, at mga pagbukas ng mga iilang pinto sa hospital. At talagang nakakatakot ito kapag iyong naranasan. Number 5, ang Bahay na Pula. Ang Bahay na Pula ay matatagpuan sa Bulacan. At ang bahay na ito ay parang bahay na makikita mo lang sa isang horror film. Ito ay isang tourist destination ng mga ghost hunters sa Pilipinas. Dito raw naninirahan ang isang Hapon na bumihag ng iilang babae na namatay sa bahay na ito. May mga nakapagsabi rin na may mga gerilya na tinorture at sinunog sa pulang bahay na ito. At ang mga tao na pumapasok sa Bahay na Pula ay nakakaramdam at nakakarinig ng mga paghiyaw, daing ng mga paghihirap, pagbabago ng temperatura, at parang may mga nagmamasid sa iyong likuran. Noong World War II, daang-daang sibilyan at sundalo ang tinorture at pinatay sa harap ng Fort Santiago, Intramuros. Libo pa ang namatay nung maging abo ang siyudad matapos ang sagupaan ng puwersang Amerikano at Hapon noong 1945. Sinasabing gumagala ang mga kaluluwa ng mga sundalong namatay sa siyudad, at makakarinig ka din daw ng mga
mga sigaw ng mga binomondro sa syudad pagsapit ng gabi. Number 3, ang Herrera Mansion. Ang lugar naman na ito ay matatagpuan sa Chaong, Quezon. Maswerte ang mansyon na ito dahil nakaligtas ito sa panahon ng World War II. Ngunit hindi naman ito nakaligtas sa pagmumulto ng mga pugot na ulo ng sundalong Hapon at mag-asawang naglilibot sa mansyon. Number 2, Ozone Disco. March 18, 1996. Isang sunog ang naganap sa nasabing disco. Nadamay at natrap ang mahigit 100 tao sa nasabing lugar. Karamihan sa namatay ay puro mga estudyante na nag-aaral malapit sa universidad sa lungsod. Ayon sa mga tao, tuwing sumasapit ang gabi o pakipsilim, nagaganap sa paligid ang pagpatay sindi ng mga ilaw, mga iyak at mga hiyaw o kaya naman hinaing ng mga kaluluwa na natrap sa loob ng disco. Ang tunog ng mga naririnig o boses ay nanggagaling sa loob ng disco. Mga kaluluwang humihingi ng tulong upang mabigyang hustisya ang kanilang pagkamatay. Naniniwala ang taang-taang manggagawa ang nilibing ng buhay matapos mag-collapse ang itaas na bahagi ng gusaling ito noong 1981. Minadali ni First Lady Imelda Marcos ang pagpapagawa ng gusaling ito upang umabot sa 1982 Manila International Film Festival. Sinasabing iilan lamang ang nakaligtas sa trahedyang yun. Naisip umano ni Marcos na uubos ng maraming oras ang pagbukay sa mga katawan na nabaon sa semento. Kaya't iniutos niya na tabunan na lamang ulit ng semento ang mga ito. Sinasabing ang mga kaluluwa ng mga natabunan ay nagmumulto at tumahanap pa rin ng ustisya hanggang ngayon. Kaya't kung nais mong bisitahin ang Manila Film Center, siguraduhin hindi ka nag-iisa at iwasang puntahan ang basement ng gusali dahil doon naganap ang nakapangingilabot na trahedya. Share mo lang sa comment section sa baba. Salamat sa panonood.